heightened alert ang mga paliparan kaya bawal munang mag-leave ang mga airport staff sa NAIA ngayong Semana Santa. Kanina sinubok pa ang kahandaan ng mga airlines sa emergency. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Sa gitna ng biyahe, napansin ng flight attendant ang umuusok na bag sa isang cabin. Possible lithium battery fire, I need backup. Nang buksan, power bank pala ito na nag-overheat. Mabilis ang inilikas sa mga pasahero. Saka nagsuot ng safety gear ang crew. Ginamitan ito ng fire extinguisher, sabay dispose sa portable battery. Ang eksenang yan, fire drill lang pala ng isang airline bilang paghahanda sa dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Mabuting alam ng crew at pasahero kung ano ang aksyon sakaling mangyari man ito. Kaya sa mga babiyahe, laging titingnan yung power bank. Dapat hindi lalagpas sa 100 watt hour yung daladala nyo, kundi pwedeng magkaroon ng aberya o usok tulad nito. Bukod sa airlines, naka-heightened alert na ang lahat ng paliparan sa bansa simula pa kahapon. 24/7 ang operasyon at bawal muna ang staff mag-leave sa trabaho. Pumalo na kahapon sa higit 134,000 ang pasahero sa lahat ng terminal sa NAIA. Mas mataas ito sa karaniwang 132,000 itong nagdaang dalawang linggo ng Marso. Posibleng umabot pa ito ng 145,000 pagsapit ng Miyerkules Santo. Sa dami ng mga bumabiyahe ngayon, kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero para iwas aberya sa flight. Ang grupong ito na pa-Malaysia at Singapore, mas piniling i-handcarry na lang ang kanilang bagahe. Yung luggage namin, lagi lang namin siyang hawak. Lagi lang namin siyang nakikita. Para wala nang hassle na maghihintay pa sa baba, hihintay pa ng luggage mo. Iniingatan namin na pagka sa baba, di ba, hindi mo alam kung ano yung ano. Kahit na nakapadlock siya, before nasira yung ano. Ang pamilya sinadhan naman, nasa NAIA na 7 oras bago ang kanilang flight pa Hong Kong. Pero higit sa takot nilang malit, mas takot sila sa surot sa mga upuan. Nag-aalala kami, pero sabi naman sa balita okay na daw, na-disinfect na o naayos na okay na. Pero nag-iingat pa din kami, yung gagawin namin, hindi muna basta-basta uupo, check muna yung upuan. Tiniyak naman ng Department of Transportation na naresolba na ang isyong yan. Ininspeksyon na rin nilang NAIA Terminal 3 kanina at wala silang nakitang aberya. May pakiusap naman sila sa mga pasahero. Siguro kung pupwede, wag naman masyadong marami yung sumusundo. No? Normally kung minsan isang tao yung susunduin pero 10 yung mga family members na sumusundo. Kung minsan isa o dalawang sasakyan yung dala nila. No? Siguro hintayin nilang nila sa bahay. Huwag naman lahat, no? Para hindi rin magkaroon ng congestion. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.